pa rin mga putek, kaya pa rin. Nandito po tayo sa sinasabi na kapwesto ang site po sa Task Force Delta ang alamat na sinasabi. Kalangin po sa residential area ng Palakulan Barangay Wawa, yung encounter site. Magandang hapon, ito ang News TV Quick Response Team. Sumusugod kahit saan sa ngalan ng katotohanan. Ngayong hapon sa QRT. Mga kapuso, narito po ang News TV Quick Response Team sa Baseco Compound sa Port Area, Manila, kung saan nagkasunog kagabi lang. Nasa 300 bahay po ang nasunog dito, sa humigit kumulang 4 oras na sunog. Daan-daan pamilya po ang nasunugan. 2 po ang sugatan. Mas masaklap naman ang sunog kaninang madaling araw sa isang bahay sa Quezon City. Patay ang nakatira roong mag-asawang lolo at lola. Ang mga detalye ng 2 sunog na yan sa magdamag, ihahatid namin mamaya. The Department of Health would like to confirm that a sample from a 60-year-old female Chinese patient who under investigation or PUI tested positive for the novel coronavirus 2019 nCoV. So this is the third confirmed case of nCoV MRD. Kumpirmasyon niya ni Health Undersecretary Eric Domingo na may ikatlong kaso ng 2019 novel coronavirus acute respiratory disease sa Pilipinas. Nanggaling ang pasyente sa Wuhan, China at dumating sa Cebu City via Hong Kong ng January 20. Mula Cebu City, dumiretso siya sa Bohol. January 22 nang ma-hospital siya dahil sa lagnat at sipon. Kinunan siya ng sample ng January 23 at 24. Ipinadala ang sample na nakuha noong January 24 sa Australia at Research Institute for Tropical Medicine o RITM at parehong negatibo ang naging resulta. Dahil dyan, pinayagan ng umalis ang babae na bumuti na rin ang lagay noon. Bumalik na siya sa China noong January 31. Pero nitong Lunes, sinabi raw ng RITM na nagpositibo sa 2019 nCoV ang sample na kinuha noong January 23. Nang matanggap ito, sinimulan na raw ng DOH ang contact tracing sa mga nakasalamuhan ng ikatlong kaso ng nCoV sa bansa. Paglilinaw ng DOH, wala pang human-to-human transmission ng nCoV sa Pilipinas. Hanggang nitong tanghali, 133 na ang patients under investigation sa Pilipinas. 63 sa kanila ay mga Pilipino. Sa puntong ito, makakausap po natin si Health Secretary Francisco Duque III. Magandang hapon po sa inyo, Secretary Duque. Susan, magandang hapon sa iyo at sa lahat ng iyong taga-subaybay. Apo, 3 na po yung kumpirmadong kaso ng nCoV sa Pilipinas. Yung ikatlong mga pasyente po, nasaan na po ito, Secretary? Umuwi na eh. Napauwi na ito. Noong sa China January po. January 31. Sa China na. Oh, bumalik na ng China. Apo. So, Secretary, yun yung ano, nagkaroon na rin ng contact tracing doon sa mga pasahero na nakasabay niya sa aeroplano, pati po yung mga lugar na pinuntahan niya, like Bohol? Oo, inumpisahan na. At bibigyan ako ng report kung ilan na ang kanilang na contact trace. Aha. Doon sa binabanggit na bilang kahapon na para yung sa Senate hearing po na 331, kung hindi ho ako nagkakamali, hindi pa ho kasama dito yung mga kailangan matrace ngayon dahil nakasalamuhan dito ikatlong pasyente. Iba naman ito eh, kasi ito sa Region 7 ito eh. So meron tayong ibang team ng mga surveillance officers, epidemiologists, na ginagawa yung contact tracing. Mm-hmm. Secretary, para lang ho, siyempre mapawi ho yung napakatinding pangamba ng ating mga kababayan. Ano, doon ho sa mga naka-quarantine dahil sa suspected na sila po ay mayroong nCoV, meron naman ho mga na-discharge na at naka-recover na at ayos na ho ngayon. Tama. Marami-rami na rin na mga na-discharge. Pero siyempre, pinamomonitor natin sila, na i-monitor nila yung mga sarili-sarili nila. Pero so far, ang test naman, negative. So, okay naman.
Pero kasi ito, Secretary, kaya lang po na gusto kong malinawa. Kasi ito po, ikatlong pasyente, di ba parang sabi, nakauwi na sa China bago nagkaroon ng confirmation ng RITM na nagpositibo din sa NCOV. So yun yung mga pinapauwi na, binibigyan pa rin sila ng paalala na i-monitor pa rin nila yung kanilang mga sarili. Tama ka. Kailangan talaga mag-monitor pa rin. Opo. Secretary, meron po tayong kababayan dyan sa Japan na nagpositibo sa NCOV. Isang crew po siya ng crew member na isang cruise ship na nasa Japan ngayon. May anong may bibigay na tulong dito ng ating gobyerno? Department of Health, meron ho ba? Well, una-una, kinakailangan siyang sumunod sa quarantine laws ng Japan. So, kung meron siyang sakit, kailangan magpatingin siya sa ospital para makuha na ng test. Ano? Yung test for the virus. Kukunin yung kanyang throat and nose swab. After nito, 3, 4, 5, 7. Apo, Secretary, kahapon, no, doon sa nangyaring pagdinig sa Senado, ano yung maitutulong nito doon sa ginawang pagdinig ng Senado, doon sa ginagawang pagtugon ng gobyerno dito sa NCOV? Well, yung isa lang malinaw dyan, ha, yung kay Senator Bato at kay Senator Bongo na yung PNP ay nakatulong ngayon araw kasi binigyan ko ng 48 hours yung Epidemiology Bureau ng amin DOH na tapusin itong quarantine, itong contact tracing. So parang ngayon yata naka 200 sila eh. So mabilis ngayon kasi nakatulong ang kapulisan sa pag-contact trace. So malaking bagay. Oo. Oo po, kasi kanina sinasabi ho ng PNP CIDG parang in 48 hours ay umaasa sila na matetrace yung mga hindi pa ho na nahahanap ng mga nakasalamuha noong dalawang unang nagpositibo sa NCOV. So ito ho, malaking tulong ho sa Department of Health? Oo naman, malaking tulong ito. Kaya kami nagpapasalamat dahil alam niyo naman na ang DOH ay hindi naman ganun kadami. So kailangan natin ang suporta ng ibang ahensya ng pamahalaan. Kaya naman pinulong ko yung Interagency Task Force dahil nga gusto kong gumitin ang kanilang kakayahan at ang suporta para mas maging epektibo ang pagtugon dito sa novel coronavirus at maiwasan natin ang local or community transmission. Tandaan natin, hanggang ngayon, wala tayong local transmission, puro is important. Ay, Secretary, ito po. Ito po para lang po din sa kaliwanagan ng kaalaman po ng ng sambayan ng Pilipino. Sabi ho, di ba, malamig ho ang panahon na nararanasan natin ngayon at ito ho ay tatagal pa hanggang mga unang linggo ng Marso. Yung mga ganitong lamig ng panahon ay conducive para talagang mabuhay yung virus na dala po ng NCOV? Ang masasabi ko lang, Susan, ay mahirap daw unang-una yung virus pagka malamig at saka tuyo dyan mas nabubuhay. Kaya lalo na kung napansin mo yung mga karamihan sa mga bansa na nagkaroon nitong novel coronavirus, Japan, US, South Korea, mga malalamig, no? Germany, France, Canada, lahat itong mga to ay parang winter ngayon sa kanila, no? So, yan ay baka isang dahilan. Pero sa atin naman, kahit na taglamig tayo, hindi naman talagang lumalamig ng katulad sa kanila na less than 10 degrees centigrade hanggang 0 degrees centigrade, no? So, hindi natin alam kung ano ang kakalabasan nito, kung mas mahihirapan nitong dumami o kumalat dahil mas mainit sa Pilipinas, eh harinawa, sana stop ko ito. Anyway, so Secretary, ano na lang po, bigyan nyo na lang po ng mga huling mensahe ang ating mga kababayan para mapawi ho yung labis na pag-aalala nila dito sa sakit na ito na NCOV at hindi maging dahilan para naman parang
alam nyo na, parang naisisira na din yung diskarte ng ilan nating mga kababayan. Nasa inyo na po ang pagkakataon, Secretary Duque. Okay, maraming salamat, Susan, at ako po'y nananawagan sa ating mga kababayan na maging mahinahon po tayo, basta gawin lang po natin yung mga sumusunod. Magugas po tayo ng ating kamay ng 20 segundo, magsabon, magdasal kayo ng Our Father o kumanta kayo ng Happy Birthday. So meron pa kayong karagdagan grasya kung kayo'y nagdadasal at talaga epektibo ito sa para malinisan ng inyong mga kamay. Pangalawa, yung cough etiquette, ano? Yung pagka umuubo, siguraduhin na meron kayong daladalang mga panyo o tissue at huwag kayong basta-basta lumalabas kung kayo ay may lagnat o sipon. Hindi lang po usapin novel coronavirus ang dapat natin iwasan, kundi yung mga iba pang mikrobyo, marami po yan. Mga influenza virus A and B, yung pong bacteria kung tawagin natin Streptococcus pneumoniae, isa po yan sa pinaka madalas o karaniwan sanhi ng community acquired pneumonia. Tapos meron tayong Haemophilus influenza. Itong mga ito, nakamamatay din po ito. Sa totoo lang, dapat maintindihan natin na meron din tayong mga mikrobyo dito na pagka madumi tayo o hindi tayo malinis sa atin na personal ano, na kalusugan, ay talaga magkakaproblema tayo. So, huwag po natin kakalimutan pati yung social distancing. Yung mga one meter, dapat yun ang puwang sa gitna ng mga ibang tao at saka sa sarili ko. So, yun lang. Ano sabi ko, simple and practical na mga bagay, madaling gawin. So, huwag na po natin baliwalayin ito. Huwag na tayo mag-rasun-rasun pa rin kung ano-ano. Mag-ibig pa yun na gawin natin yun lang kaugalian ang pag-uugas ng pan. Makakatulong po yan. Okay. Maraming salamat po, Secretary Francisco Duque III. Magandang hapon po sa inyo at maraming salamat po. Tumutulong na ang PNP-CIDG sa contact tracing o paghahanap sa mga nakasalamuhan ng magnobyong Chinese na nagpositibo sa novel coronavirus. Ayon kay CIDG Director Police Major General Joel Napoleon Coronel, hawak na nila ang mga contact number, email address at address ng tirahan ng mga pasahero ng tatlong flights na sinakyan ng magnobyong Chinese. Ang mga impormasyon na ibinigay ng airlines sa Department of Health kagabi, 331 ang nakasabay nila sa tatlong flights, mahigit 50 sa kanila nakausap na. Ibisita rin ang mga otoridad sa kanilang mga bahay kung kinakailangan at kung tatanggi raw makapagtulungan ng mga pasahero, ang DOH na ang bahala sa kanila. Galing Hong Kong, sumakay ng Cebu Pacific Flight ang magnobyong Chinese, pa Cebu at Paduamaguete noong January 21. Noon naman January 25, sumakay sila ng aeroplano ng Philippine Airlines pa Metro Manila. Hindi pa rin nakikremate ang labi ng Chinong nagpositibo sa novel coronavirus. Tila nag-urong-sulong kasi ang pamilya ng pasyente sa pagpapakremate. Ayon kay Health Undersecretary Mirna Kabutahe, bigla raw binawi ng pamilya ang go signal para rito. Pero kalaunan, ayon naman kay Health Undersecretary Eric Domingo, pumayag din sila. Nakahanap na rin ng funeral parlor na magsasagawa nito. Ayon din kay Domingo, pumayag ba o hindi ang pamilya, nasa mandato ng Department of Health na ipakremate ang labi ng namatay na NCOV patient. May Pilipino na pong nagpositibo sa 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Pero wala siya rito sa bansa kundi cruise, isang cruise ship sa Japan. Lumabas na may NCOV ARD ang Pinoy batay sa unang screening ng Japanese Ministry of Health. Sa mahigit 3,000 sakay at crew ng Diamond Princess na nakadaong ngayon sa Yokohama. Bukod sa Pinoy, 3 Hapon, 3 taga-Hong Kong, 2 Australian at 1 Amerikano ang nagpositibo rin sa NCOV ARD. Inilipat na sila sa iba't ibang ospital sa Japan. Pero hindi naman sila nakitaan ng malalaking o malalang sintomas batay sa ulat ng Japanese public broadcaster na NHK. Mananatili namang naka-quarantine ng 14 araw ang mga sakay ng barko. Kinansila na rin ang 2 sunod na biyahe ng cruise ship. Ayon sa ating Consulate General sa Japan, may 538 na Pilipinong sakay ng Diamond Princess. May 2 bagong kaso ng novel coronavirus sa South Korea. Ang isa sa kanila ay nanggaling sa Singapore.
siya at ang isang Malaysian na nagpositibo rin sa NCoV ay parehong nasa business conference doon at nakapulong ang ilang taga-China nang isa ay galing sa Wuhan. Kasunod niyan, nagsasagawa na ng contact tracing ang Singaporean government sa mga nakasalamuhan ng mga nagpositibo sa NCoV sa business conference. Sa ulat ng ilang international media, nag-iimbestiga na rin kaugnay sa pulong na yan ang World Health Organization. 12 naman ang kaso sa Malaysia matapos may magpositibo ang mag-inang Malaysia na inilikas mula sa Wuhan. Wala silang sintomas nang dumaan sa health screening. Stable na raw sila ngayon. Sa Hong Kong naman, hindi pinalalabas sa cruise ship na World Dream ang mahigit 1,000 pasahero nito. 90% ng mga sakay ay Hong Kong residents. Wala naman daw galing sa mainland China, pero sinusuri ang lahat ng sakay nito, lalo't hindi bababa sa 30 ang nilalagnat. Nauna na itong pinigilang dumaong sa Taiwan. Dito rin January 28, dumaong sa Manila South Harbor ang World Dream pero hindi na nakatuloy sa Subic dahil sa protesta ng mga residente. Sa Indonesia, inisprayan ng disinfectant ang mga kababayan nilang inilikas galing Hubei Province sa China. Handa raw ang grupo ng mga drug makers sa bansa na mag-donate sa gobyerno ng test kits para sa 2019 novel coronavirus. Sabi ni Dr. Diana Edralin, medical advisor ng Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines, libre nilang ibibigay ang test kits na 1,200 hanggang 1,500 pesos kada isa ang halaga sa merkado. Inaangkat pa raw ang mga iyan sa ibang bansa, pero kailangan pa yung aprubahan ng Food and Drug Administration at Research Institute for Tropical Medicine para magamit sa Pilipinas. Ayon naman kay Dr. Edsel Salvana, Director ng Molecular Biology and Biotechnology ng National Institute of Health sa UP Manila, pwedeng bilisan ng FDA ang pag-aproba kung panahon ng emergency. Dagdag ni Salvana, kailangang may sapat na kapasidad ang mga laboratoryong papayagang mag-test ng mga sample para sa NCoV-ARD. Posible kasing mahawa ang staff na susuri sa sample kung hindi maganda ang laboratorio. Balikan natin ang balita tungkol sa sunog sa nakalipas na magdamag. Pareho pang inaalam ang sanhi ng magkahiwalay na sunog sa Quezon City kung saan may namatay na mag-asawang senior citizen at dito sa Maynila kung saan 600 pamilya ang nawala ng tirahan. Narito ang report ni Bon Aquino. Nasunog ang kusina ng isang bahay sa Novaliches, Quezon City kaninang pasado alas 4 na madaling araw. Sa loob ng 8 minuto, naapula ang apoy. Patay ang 2 senior citizen na sina Crescencio at Salvacion Katig. Nakita ang kanilang mga labi malapit sa CR ng bahay. Hinala ng mga otoridad na kalanghap ng usok sa sunog o na-suffocate ang 2. Inaalam pa ang pinagmula ng apoy. Sa Baseco compound sa Maynila, 300 bahay ang nasunog pasado alas 11 kagabi. Karamihan sa mga bahay, gawa sa light materials, kaya't madaling kumalat ang apoy. Natutulog na kami noon. Tapos yung katabi namin, susunog na. Wala na, nagtakbuhan na kami dito. Ang ilang residente, nagtulong-tulong sa pagkakarga ng tubig sa tangke ng isang fire truck na naubusan na ng supply. Pahirapan ang pag-apula ng apoy. Kaya't ang mga bumbero, sinira na lang ang linya ng tubig na ito. Kinalaunan, nakita naman nila ang hydrant sa lugar na nakakubli lang pala. Nahirapan po tayo maghanap dahil may fire hydrant dito ay natakpan ng mga kung ano-anong unnecessary materials. So hindi ka agad nakita yon. Kaya yung naging resulta, paputol-putol yung supply ng tubig. Alam nyo sa malaking firefighting operation kasi, napakahalaga ng continuous water supply. Sinira na namin yung isang linya doon. Nakatulong naman siya dahil tuloy-tuloy yung supply. Pasado hating gabi nang ideklara ang Task Force Bravo. Ibig sabihin, 45 fire trucks ng BFP na ang nakadeploy sa sunog, maliban pa ang mga volunteer. Nagpunta sa lugar si Mayor Isko Moreno. I-receive a report na may mga ilang individual na nangingialam sa trabaho ng bumbero. So we went in. We went here, put order so that the fire volunteers and fire department will function properly. So far naman, okay na. Nandito ang barangay. Tapos yung hindi gumagalaw na pasukan, nakagalaw na ngayon. Ang mga residenteng walang naisalbang gamit, ipinag-aalala kung papaano sila makakabangon. Wala po ako nailigtas ng gamit kahit isa.
Pati yung pera ko po na sinahod, nasama po doon. Hindi po kami ng tulong para po sa amin po nasunugan po kami lahat dito. Natupo po lahat po ng mga ano namin, wala uniform ng bata, gamit nila. Wala po, as in, na bit-bit lang po namin kalana tsaka yung TV. So, wala po kaming pera, pati yung wallet, nasunog po. Sa investigasyon ng BFP, nagsimula ang sunog sa ikalawang palapag ng isang bahay, pero inaalam pa ang sanhi nito. Naabot sa 600 ang pamilyang nawala ng tirahan at 2 milyong piso ang halaga ng pinsala sa sunog. Sugatan ng isang bumbero at isang residente. 2:48 na madaling araw nang tuluyang maapula ang sunog. Von Aquino, GMA News. Dito po tayo ngayon sa Baseco Compound kung saan kagabi nagkaroon po dito ng isang malaking sunog. Ito po ay umabot sa Task Force Bravo at nakikita nyo nga ito sa likuran ko. Ito po yung mga tinupok na bahay. Umabot daw ho sa 3 kabahayan ang natupok dito at may 500 pamilya. Yung talagang nawalan ho ng tirahan. Siyempre, yun ho mga magkakatabi mga bahay dito. Ang sinasabi ho naging problema kaya mas mabilis sa kumalat yung apoy. Siyempre, unang-una ho, gawa ho sa light materials yung mga bahay dito at nahirapan din daw yung mga bumbero sa tubig dahil yung fire hydrant na dapat ay gagamitin hindi ho agad nakita kaya kinailangan pa nilang galawin yung isang linya ng tubig. So yung nakikita ho natin ngayon kahit papaano nag-aayos-ayos na ho yung mga kababayan natin dito para kahit papaano makapagsimula na ho uli sila at kung ano yung pwede mang mapakinabangan. Actually mainit-init pa ho dito sa lugar na kinatatayuan natin dahil madaling araw na nga po nang ganap na makontrol itong sunog na ito na umabot sa Task Force Bravo. Ito si Manong, isa ho sa mga nasunugan dito. Ito hong kinatatayuan natin. Ito ba yung bahay niyo? Opo. Mm-hmm. May isalba ba kayo? Nahiligtas ho namin yung mga appliances namin. Mm-hmm. Mabuti ho na isalba? Ay, abang malayo-layo pa yung sunog. Nilabas na namin. Okay, pero... Kaya... Ito ba yung sa inyo? Ano? Nangungupahan lang ho kami rito. Ilan kayo nakatira dito? 2 pamilya ho. 2 pamilya. So, dito lang sa... So, kinatatayuan natin 2 pamilya na ho ang nawala ng tirahan. Pero nakikita nyo naman, wala na ho talagang, walang natira doon sa bahay na inuupahan nyo. Wala ho tira. Yero lang kaso pinakilo na namin yung iba. Dahil hindi niya pakikinabangan. Hindi na pakikinabangan. Okay, isa lang ho sa mga, maraming salamat po. Isa sa mga residente po na nasunugan dito. Sabi niya nga ho, 2 pamilya sila dito sa inuupahan nilang bahay na ito dito sa Baseco Compound. At nakita nga ho natin ano, sa tindi nga ho ng sunog, talagang tupok na tupok ho lahat. Yung mga yero nga nakita natin kanina sa labas, binebenta na ho nila. Siyempre kahit pa paano para baka meron pa silang makuhang kahit pa paano kaunting pera. Ito pa isa sa mga residente. Kayo po, alin ang bahay niyo po? I'm so sorry. Naisalba ba kayo? Paano ho ang anong mga naisalba ninyong gamit? Dito kayo marapan. Ma'am, meron po. Yung mga, siyempre, yung importanteng bagay. Okay. Tulad ng... Ano ang mga naisalba niya? Gasol. Yan po. Gasol. Siyempre, importante mga pangsaing natin sa buhay natin. Okay. Ang gamit talaga sa kabuhayan. Pero yung ano nyo, talagang wala hong natira? Wala talaga. Sunog. Sunog. Sunog po. Sunog po talaga. Tante, nakaligtas kayo? Oh. Tulad yung anak ko din nag-aral, saka yung asawa ko, yun po. Sabi ko, importante po yun sila. Okay, so ilan ang nakatira dito? Ilang pamilya po? Bali po kami tatlo. Pamilya. Tatlong pamilya ho kayo dito. Okay. So, 3 pamilya doon sa isang bahay. So, wala ho sila pare-parehong titirhan dahil natupok nga ho ng apoy yung kanilang tinitirhan dito. So, ang actually, ang isa sa mga, maraming salamat po sa inyo, sa Manong. Ang actually, ang pinoproblema ho ng mga residente rito, syempre, yung gamit ho ng kanilang mga anak, lalo na ho yung mga nag-aaral, na sunog ho lahat yung mga gamit nila sa eskwelahan, yung mga damit. So, yun ho yung mga pinoproblema ngayon ng mga residente dito na naapektuhan nga, umaabot ho sa may 600 pamilya. Marami-rami ho yan. At sa ngayon ho, pansamantalang tumutuloy yung mga nasunugan doon ho sa Baseco Evacuation Center. Bagamat doon ho sa may kalsada, doon sa dinaanan natin kanina, and doon pa rin ho maraming mga residente na nagsasalba na mga pwede pa nilang mapakinabangan, pero yung mga hindi na mapakinabangan, gaya ng mga sunog na yero, ibinebenta na ho nila kahit paano doon ho maging pera, no? Yung mga nasunog na gamit nila. At kung ano man yung naisalba nilang kaunting bagay, yun na lang ho ang pagsisimula nila ng kanilang buhay.
Sa puntong ito, makakausap po natin si Fire Senior Inspector Guillermo Firmalino Jr. Siya po ang Intelligence and Investigation Section Chief ng Manila Fire District. Sir, magandang hapon po. Magandang hapon po, Ma'am Susan. Okay. Sa ba oras na ito, natukoy na ho ba kung ano yung pinagmula ng apoy dito sa sunog na nangyari sa Baseco? Opo, natukoy po natin na yung bahay nagmula sa Block 15A, yung Baseco compound, na pag-aari ni Willa Rojas. Mm-hmm. Opo, nakita daw po ng testigo natin na si Nida Ramos na mula sa bintana ng second floor ng bahay niya ay nagmumula ang sunog. Okay. So natukoy na ho kung ano yung pinagmula ng apoy na yon? Sa ngayon po ay atin pong inaalam yung maaring sanhi ng sunog. At ayon po kay Nida Ramos ay may naamoy daw siya na parang nasusunog na kuryente. Ah, okay. Opo. Pero yun po ho ang ngayon yung investigation para matukoy kung talaga. Magpapatuloy po tayo kung yun po talaga ang pinagmula, ang cause ng sunog. Okay, sir, bukod doon dito sa, sabi, nahirapan ho kayo doon sa daan, yung mga bumbero, yung mga fire truck na pumasok dito. Yung fire hydrant, nahirapan ho hanapin ang mga bumbero natin? Dito po sa area na to na kinatatayuan natin, wala po tayong nakikita ang fire hydrant. Okay. Ang hydrant po na nakita natin ay doon po malapit sa Binigno Aquino Elementary School na okay. Mahina pa po yung pressure. Kaya nahirapan po kami. So yun po ang ginamit? So binuksan po natin yun para makatulong po sa supply ng tubig. Hindi ho sa hindi nahirapan o na hindi nyo agad nakita, kundi talagang malayo yung fire hydrant. Malayo po at yun lang po ng isang hydrant na nakita natin. Yun ho bang... yung pangyayari yun ay naging dahilan din ba para mas yung sunog umabot sa Bravo? Ay, ang kakabahayan po kasi dito ay gawa po halos lahat sa light construction materials. At dikit-dikit po yung mga kabahayan. Mm-hmm. At maliliit po yung mga iskinita na dadaanan. Uh-oh. Isa po yun sa nagpahirap sa ating mga bumbero para maapo lang apoy. Okay. Dagdag pa po yung malakas na hangin. Ah, okay. Malakas na hangin, makipot na daan at ang mga bahay na yari po sa light materials. Opo. Hindi ho ito yung unang pagkakataon na nagkasunog dito sa Baseco. No? Parang madala. Ano bang... karaniwang dahilan at nagkakaroon ng madalas na sunog sa isang lugar, gaya ho dito sa Baseco? Mayroon po tayong tinatawag na madalas na ng overloading ng kuryente sa ganito pong mga lugar. At saka mayroon din naman po na minsan napabayaang pagluluto. Okay. At saka hindi ng kandila. Sa mga lugar gaya ho dito sa Baseco na nakikita natin, dikit-dikit ho yung mga bahay. Ano ho iba yung mga dapat isaalang-alang ng mga kababayan natin dito? Syempre, ayaw naman nila silang masunugan. So dapat ay makikiisa din sila doon sa mga kaukulang pag-iingat para hindi magkaroon ng sunog. Madalas po nating pinaalala sa kanila na yung kapabayaan ay mauna pong sanhi ng sunog. Uh-oh. At yung pabayaang pagluluto. So okay. Dapat linisin po yung kanilang bahay, ayusin po yung mga gamit. At yung lalo natin mo yung mga electrical appliances natin. Uh-huh. Dapat po iwasan po magka-overload. Oo. Dahil yun ho yung talaga. Sa isa pang sunog ho na nirespondihan nyo, mas madami ho ba na ang dahilan ay yung mga electrical causes? Opo, madalas po yung tinatawag natin na galing sa electrical fire. Electrical fire po. Opo. Okay. So ano gusto natin ibigay na paalala? Malayo pang ating fire prevention month, February pa lang, pero ang dami hong malalaking sunog na nangyayari sa atin. Opo, sa atin pong mga kababayan na paalala po natin, maiwasan po natin ang sunog kung tayo po ay nasa maayos na pag-iingat. Mm-hmm. At saka yung pong ating mga kababayan, lagi pong titingnan na yung mga bagay na madalas maging sanhi ng sunog, pinagmula ng sunog, atin pong tanggalin sa ating mga kabahayan. Okay, maraming salamat po. Opo, maraming salamat po. Sir. Magandang hapon. Si Fire Senior Inspector Guillermo Firmalino Jr. Siya po ang Section Chief ng Intelligence and Investigation Section ng Manila Fire District. May panukala ngayon sa Kamara para maglaan ng mahigit 2 bilyong pisong supplemental budget para matugunan ng gobyerno ang 2019 novel coronavirus. Ang detalye ng report na yan mula kay Victoria Tula. Victoria? Susan, inihain ni Albay Representative Joey Salceda ang House Bill 6177 para magbigay ng 2.06 billion supplemental fund para matugunan ang 2019 NCOVARD. Ang breakdown, halos 1 million pesos para sa patients under investigation, 9.45 million pesos para sa health workers, may get 2 billion pesos para sa personal protective equipment ng healthcare workers. 4.5 million pesos naman para sa humigit kumulang 40 repatriates mula Wuhan, China. 20 million pesos para sa additional man-hour service gaya ng sick leave, hazard pay, night differential, overtime pay, at additional healthcare para sa contractual workers o job orders.
kailangan daw ang supplemental budget, lalo't binawasan ang 2020 budget ng Epidemiology Bureau. Sa ngayon, may 7 billion pesos na balance ng Calamity Fund mula sa 2019 budget at 16.5 billion pesos na Calamity Fund mula sa 2020 budget. Pero hindi raw pwedeng umasa lang sa existing funds, kaya kailangan gumawa ng supplemental. Dahil sa NCOV, nakikita ni Salceda na hihina ang ekonomiya at hindi maaabot ng Pilipinas ang target nito na 7% gross domestic product ngayong taon. Anya, galing China ang marami sa mga imports o inaangkat ng Pilipinas, mula sa raw materials hanggang sa mga equipment tulad ng bulldozer. Idagdag pa raw ang turismo. 30% daw ng ating kita sa turismo ay dahil sa mga Chinese tourists. May sinumite na raw na economic countermeasures si Salceda kay Speaker Alan Cayetano. Ang pahayag ni Salceda, taliwas sa sinabi ng economic managers ng gobyerno na matatag ang ating ekonomiya para malagpasan ang hamon ng novel coronavirus. At yan mo ng latest, balik sa iyo, Susan. Maraming salamat, Victoria Tulad. Samantala, nagbigay ng pahayag ang AirAsia dahil sa kanilang flight sa Macau ang ikatlong kumpirmadong kaso ng NCOV sa Pilipinas. Sa statement ng airline, naka-quarantine na ang crew ng flight Z27800 na may biyaheng Cebu, Shenzhen, China noong January 31. Nauna nang sinabi ng DOH na maayos naman ang lagay ng pasyente nang umalis ito sa bansa. Ang darawang airline na ibigay sa mga otoridad ang mga kaukulang dokumento kasama na ang flight manifest. Nananawagan ng airline sa mga sakay ng naturang flight na magpa-check up kung masama ang kanilang pakiramdam. At yan ang mabibilis sa mga balita at impormasyon sa mga oras na ito. Sa ngalan ni Emil Sumangil, ako po si Susan Enriquez para sa Pilipino. Ito ang News TV Quick Response Team. Musubot kahit saan, sa ngalan ng katotohanan.